magluto naman tayo ng pata, kare-kare. Ito yung mga sangkap na kakailangan natin. Pata, sitaw, puso ng saging, pechay, kailangan din natin ng mani, ng anato water, talong. Ito naman yung bagoong alamang. Ito yung glutinous rice flour o yung galapong, sibuyas, bawang, at ng nor pork cube. Bukod sa mga sangkap na to, kailangan din natin ng mantika, ng tubig, at ng ground black pepper. Kung handa na kayo, umpisa na natin to. Kailangan lang muna nating pakuluan yung pata para matanggal yung impurities. Kaya ito, nagpapakulula ako ng tubig. Ang ginagawa ko dito ay pinapakuluan ko tong pata ng mga at least 15 minutes. Para nang sa ganun lumutang na yung scums at matanggal din yung mga impurities. Tatakpan ko muna tong ating lutuan uli. At pabayaan lang natin kumulo. So mag-uumpisa yung bilang natin sa oras na kumulo na ng tuluyan itong tubig. Yan ang itsura niya after 5 minutes ng pagpapakulo. Ang ginagawa ko ay binabaliktad ko lang to. At maganda din nung pagpapakulo natin kasi kung yung baboy ay may natira pang mga balahibo na katulad niyan, mas madaling matanggal yan kapag malambot na yung balat. So mamaya, once na mapakuluan natin, lilinisin ko lang yung mabuti. At huhugasan natin uli itong pata. Para talaga namang sigurado tayong malinis na to bago natin igisa. Yan, takpan lang muna natin at itutuloy ko lang ang pagluto ng mga 7 to 8 minutes pa. So ang gagawin ko, ililipat ko lang muna itong mga pata. Sa isang plato, tatanggalin ko lang yung mga balahibo na nakadikit pa sa balat. At pagkatapos ay huhugasan ko ito uling mabuti. Ngayong malinis na yung pata, pwede na natin itong igisa. Gamit pa rin yung parehong lutuan. Tinapon ko lang yung tubig at nilinisan ko lang. Pagpapainit lang ako ng mantika. At susunod na gagawin natin ay igigisa na natin yung bawang at yung sibuyas. Lagyan na natin itong bawang. At itutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sa makita natin ang mag-umpisa ng magkulay brown yung bawang. So ayan, nag-umpisa na mag-brown. Kunin ko lang itong sibuyas. At igigisa ko lang ito hanggang sa lumambot na yung sibuyas. Ilagay na natin itong pata. So ito yung pata na pinakuluan natin kanina. Ang ginawa ko ay tinanggal ko lang yung mga balahibo na nakadikit sa balat. At kung mapapansin ninyo, no, pati yung bone marrow niyan, tinanggal ko rin. Yan, no, diba? See-through, diba? Yan, gigisa ko lang ito sandali. At papakuluan natin ulit ito hanggang sa lumambot. Kaya ready na natin yung tubig. Tatakpan ko lang muna ito at pabayaan ko lang muna kumulo. Nag-umpisa na kumulo yung liquid. Maglalagay lang ako ng nor pork cube. Isang piraso lang. At mabibigay nito yung talaga namang buong-buong lasa ng pork dito sa ating pata kare-kare. Hahaluin ko lang muna at kailangan pa natin itong pakuluan mabuti hanggang sa tuloy nang maging malambot yung pata. Siguro mga isa't kalahati hanggang dalawang oras, ano, kung traditional o yung ganitong pagpapakulo lang, yung regular na pagpapakulo lang yung gagawin natin. Pero kung nagmamadali naman kayo, pwedeng-pwedeng gumamit ng pressure cooker. 25 to 30 minutes lang, malambot na yung pata. So tatakpan ko lang ito at itutuloy ko lang ang pagluto hanggang sa maging napakalambot na ng pata. Hihinaan ko lang yung apoy. At habang pinapalambot natin yung pata, i-prepare muna natin yung mani. Ang gamit ko dito ay yung buong peanuts. No? Pwede kayong gumamit ng hilaw na peanut o pwede kayong gumamit ng katulad nito yung tinatawag na dry roasted. Yung mabibili ninyo sa mga supermarket. So okay lang yan. Para sa recipe na to, imbis na gumamit ng peanut butter,
itong mani ang gagamitin natin para talagang mas masarap at mas special itong ating kare-kare. At ang ginagawa ko, inilalagay ko lang ito sa food processor. Pinaprocess ko lang hanggang sa maging paste-like na yung texture. At yan na yung consistency na sinasabi ko. Pabayaan lang natin na tuloy-tuloy yung pagiling dito hanggang sa maging ganito na itsura. At ready na tayo. Pwede na natin itong itabi. Mamaya gagamitin natin to. Hintayin lang muna natin na lumambot na yung pata ng baboy. At this point ay napukuluan ko na ito ng mga isa't kalahating oras. Yan, diba? So, yan, malambot na. Parang jelly na yan. Ang susunod kong gagawin ay ilalagay ko na syempre itong prepare natin na peanut paste. Ilagay na natin lahat. Idediretso kong ilagay dun sa may sabaw pa na part para kaagad na humalo mabuti. At this point ay ready na to. Humalo na ng mabuti yung peanut paste. Pero medyo maputla pa yung kulay, no? Kaya naman maglalagay ako ng annatto water o ng atsweti water. Yan yung ating pampakulay para dito sa ating pata kare-kare. Kalahati lang muna ilalagay ko. Tapos i-check natin kung okay na yung kulay. Medyo kulang pa ng tingkad. So ubusin na natin lahat. Para dun sa mga nagtatanong kung paano gumawa ng annatto water, simple lang yan. Pakuluan lang natin yung mga buto ng atsweti. Pagkatapos nyan, i-filter lang natin yung atsweti. No? Hindi na natin kailangan yung buto. Pabayaan lang muna natin ito ano, na kumulo. So papakuluin ko lang ito at pagkatapos nyan ay i-reduce ko lang yung sauce ng konti. At this point sa tingin ko, tama lang yung pagka-reduce ng ating sauce. Pero kailangan pa natin itong palaputin. Kaya ito, kukunin ko na itong ating glutinous rice powder. At hahaluan ko lang ng tubig. Ito yung magsisilbing pampalapot o ang ating thickener. Mag-umpisa lang muna ako sa kalahati. Yan ang mapapansin ninyo yung pinaglagyan natin, di ba? Bigla lumapot. Kaya importante, hahaluin natin mabuti kaagad. Ilalagay ko na muna itong talong. Binabad ko lang yung talong kanina sa tubig para nang sa ganon hindi ito mag-oxidize o hindi ito mag-brown masyado. Kapag nahiwa na kasi natin yung talong, pagkatapos i-expose lang natin, yung tipong walang cover o hindi nakababad sa tubig, mabilis na magbabrown yan. At ilalagay ko na rin itong puso ng saging. Itong gamit kong puso ng saging ay yung delata, no? Kumbaga, nakababad na to sa brine, kaya hindi medyo maitim. Pagkagamit kayo ng delata, maganda pa rin na hugasan natin ito ng tubig pagkatanggal ng brine. Para naman hindi maging napakaalat. Ito na yung ating sitaw. Pabayaan lang natin itong maluto ng mga 3-5 minuto bago natin ilagay yung pechay. Titimplahan ko muna ito. Yan, para magkaroon ng karagdagang lasa. Although malasang malasa na ito ah, pero nilagyan natin kanina ng North Pork Cube. Mas okay pa rin kapag maglalagay tayo dito ng paminta. At naghahalo din ako ng konting bagoong lang, no? Maglalagay naman tayo ng bagoong mamaya kapag kakainin na natin. Yan, naglalagay lang ako ng bagoong ngayon para may pampaala tayo. Konting-konti lang. Hahaluin ko lang muna. So ilalagay ko na muna yung pechay. Pabayaan lang muna natin na maluto ito ng mga isa hanggang isa't kalahating minuto. Nako, sana nakapagsaing na kayo ah. Dahil pag ganito yung nakalapag sa mesa, di ba? Ang sarap lantakan kaagad. At siguraduhin nyo lang na pag serve din nyo, maglalagay lang tayo ng bagong alamang sa tabi. Yan, so ililipat ko lang ito sa isang serving bowl. Pagkatapos nyan, iserve na natin itong ating napakalambot na pata kare-kare. Ito na ang ating pata kare-kare. Tara na, kain na tayo!